Dalawang araw na lang, 2019 PBA draft na. Karamihan sa mga papasok ay mga bata, mga 22 years old or something. Well, sa NBA, hindi na bata yung mga yan. Pero sa PBA, bata pa yan kapag ganyang edad ka nagpa-draft sa liga. Karamihan kasi sa mga nagpapa-draft, especially mga Filipino foreigners, 25 years old to 28 years old na nagpapa-draft dahil sumusubok muna sila sa ibang mga liga. Walang masama ron. Choice naman nila yon. Pwede silang magpa-draft ng maaga, pwede silang magpa-draft kung kailan mayroon na silang experience, hindi ba? Pero speaking of experience, heto, veterano. Pag-usapan natin ang 34-year-old player na susubok pumasok ngayon sa PBA. Ito nga, si Maurice Shaw. Tara at pag-usapan siya mga pare ko. Ako si W Gameplay. Welcome sa ating channel. Kung sakaling magustuhan mo ang video natin ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at syempre i-click ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood kapag may panibagong upload tayo. Tara! Maurice Shaw, 34 years old. Ang official height niya sa PBA Draft Combine ay 6'8.5". Matangkad do! 6'9 ang listed height niya sa Wikipedia pero iba ang way kasi ng PBA ng pagsukat ng height ng mga player. So, yeah. Ngayon, heto ang tanong. Halimbawang ikaw ang head coach ng isang partikular na PBA team at mayroon kayong first round pick ngayong 2019 PBA draft, ay kukunin mo ba itong si Maurice Shaw? Ikomento lamang sa ibaba ang opinion mo, pare ko. Well, para sa akin, maraming dapat i-consider. Una ay ang edad nito. 34 years old, kaya mga ilang taon na lamang siguro ito sa liga. Mga 3 to 5 years. Mas ayos siguro kapag lumampas pa, syempre. Sa edad niya, posibleng bumaba rin ang laro niya sa mga susunod na mga taon. So, sugal talaga ito, especially kung sa first round mo siya kukunin. Pero kung aabutin mo ito sa second round, ay wala ka ng talo. Sa first round kasi, maraming mga kagagaling lang sa college basketball or MPBL. Kaya, mapapaisip ka talaga ng maigi kung pipili ka ba ng 22 to 25 years old na player o itong 34-year-old rookie veteran na si Maurice Shaw? Sa may hawak ng top 4 pick sa first round, tingin ko sugal ito sa kanila. Pero sa Rain or Shine, I suggest na kunin nila ito. Meron silang sunod-sunod na picks sa first round eh. 5th, 6th, at 7th pick. So, sulit pa rin kapag sumubok sila rito. Wala na silang talo kapag ginawa nila ito dahil may special draft pick naman sila, mayroon pang tatlo sa first round. Pwede silang kumuha ng tatlong bata, isang Maurice Shaw. Panalo na! Pero yun nga ay kung hindi ito kunin ng Jeep, Elite, NLEX at Alaska. Alaska still needs a big man though. Lalo paparating na ang 2020 Philippine Cup. So hindi rin natin masasabi talaga. Mahirap. Tingin ko 50-50 to. First round or second round. Pero malay natin, wag naman sana na ma-outperform siya ng mga bata ay baka umabot pa siya ng third round or worst, maging undrafted. Wag naman sana. Pero kagaya ng ibang mga draftees, mayroong chance. Malakas to sa ilalim based sa mga highlights na napanood ko. Pero mukhang nabakante siya ng medyo matagal sa competitive basketball. So sana condition pa rin siya hanggang ngayon. Nga pala, nag-try din daw ito sa American football bago siya pumunta rito sa atin. Pero yun nga, pare ko, ikaw naman ang tatanungin ko. Idadraft mo ba ito kung sakali sa first round? 6'8.5 ang height, matangkad, malapad, pangbanggaan ang katawan, malakas, and I think kaya niyang pahirapan sina Fajardo at Slaughter. Even mga imports, kaya nitong depensahan, in my opinion. Ang downside lamang talaga ay 34 anyos na ito at posibleng nagde-decline na ang laro niya. Si LeBron James, 34 anyos lang din ngayon pero grabe pa rin ang nilalaro. Well, of course, hindi siya si LeBron James but you get the point. He can still put up numbers. He can still give you 5 to 10 rebounds a game at siguro more or less 10 points a game kung mabigyan ng decenting minuto. Di ba? Kayang dumipensa at papawisan talaga sa kanya yung mga kilalang big men ngayon sa PBA. Sa mga nabanggit kong positibo at negatibo tungkol sa kanya, idadraft mo ba itong si Maurice Shaw sa first round? Or maghihintay ka na lang kung available pa ba siya sa second round or sa ikatlong round? Komento lamang yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan mga pare ko. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ilike lamang ang video. This is W Gameplay. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell button eh. Thanks for watching mga pare ko. Bye bye. Panoorin nyo muna yung ibang mga highlights niya. Thanks for watching.